Isang magandang gabi po muli sa ating lahat, mga taga-subaybay po naming taga-pakinig. So ngayong gabi po ay tayo po ay muling mag-aaral ng salita po ng Panginoon. Ano po? At kayo po ay muling sumubaybay diyan sa inyong kinalulugaran at tayo po ay muling mag-aaral ng salita po ng Diyos. Ano? At muli po natin pag-aralan ang Biblia at tayo po ay mag-aaral muli sa paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng palagi ang pananalangin po. So muli po ay atin pong aaralin so kung gaano kahalaga yung pananalangin, yung importansya ng pananalangin sa ating buhay pananampalataya. At muli niyo po ang samahan sa atin pong pag-aaralan at kayo po ay sumubaybay diyan upang inyo pong malaman at mabatid ang pinaaalam ng Diyos sa atin bilang isang mananampalataya ng Diyos. So tayo po ay mag-aral at atin pong basahin muna yung atin pong text sa 1 Kings chapter 18 verse 36. Sabi po ng talata dito. Ang pong babasahin sa 1 Kings chapter 18 verse 36. Sabi po ng talata, at nangyari sa oras ng paghahandog ng alay sa hapon na si Elias na propeta ay lumapit at nagsabi, O Panginoon na Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel, pakilala ka sa araw na ito na ikaw ay Diyos sa Israel at ako ang iyong lingkod at ang aking ginawa ang lahat ng bagay na ito sa iyong salita. So yun po, ano sabi po ng talata? At nangyari sa oras ng paghahandog ng alay sa hapon na si Elias na propeta ay lumapit at nagsabi, O Panginoon na Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel, pakilala ka sa araw na ito na ikaw ay Diyos sa Israel at ako ang iyong lingkod at aking ginawa ang lahat ng nabagay na ito sa iyong salita. Yun po yung ating pag-aaralan. So, tayo po muna ay manalangin sa ating pong pag-uumpisa. Tayo po kumikit. Anong Diyos, magpapalamli ay kami po ay nagpapasalamat sa inyong biyaya. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pong kahabagan na muli inyong pong pinagkaloob sa amin. Salamat po sa nagdaang araw na kami po inyong iningatan. At salamat po sa inyong pong kabutihan at katapatan. Palayan niyo po nawa po ang Diyos ng aming usapan. Aming pong dalangin po ang Diyos ay kayo po ang kumilos at magpaunawa, Banal Espiritu, yung gabi sa aming pong pag-aaralan. Labas po sa inyong pong pagkilos, Panginoon, ay hindi ko po kaya ipaunawa ay yung mga katotohanan na ipinababatid ng inyong pong salita. Kaya po ang Diyos ay inyo po kami samahan ngayong gabi at kayo po ang patuloy na magpala sa aming pong pag-aaralan. Nawa po pa ng Diyos ay muli niyo po kahabagan ng mga balikod ng mga ngaral ngayong gabi upang may pahayag po ng may kaepektibuhan ang inyong pong salita, Panginoon Diyos. Patawad po sa mga kulangan, kasalanan, kalabisan na inyo pong nasumpungan sa aming pong mga buhay. Batid niyo po, Panginoon Diyos, ang aming buhay. Batid niyo po at alam niyo po lahat ng nangyari sa buong maghapon sa aming pong buhay. Kaya aming pong dalangin, Panginoon Diyos, linisin niyo po kami po nagpapalinis at humihingi po ng kapatawaran sa aming po mga nagagawang kasalanan, Panginoon Diyos, sa inyong harapan. Pagpulaan niyo po nawa ang bawat makikinig, maging ang magsasalita po, Panginoon Diyos, bigyan niyo po ng mayamang karunungan. Ang lahat po na ito ay aming po samot dalangin sa matamis na pangalan ng iyong mugtong na anak, ang Panginoon Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Okay po, so magandang gabi po muli sa ating lahat. So ngayong gabi ay muli po tayo mag-aaral ng Biblia. At kayo po ay sumubaybay diyan sa inyo pong kinalulugaran. No? So tayo po ay muling mag-aral at ang ating pong pag-aaralan niya ay paglagong buhay spiritual sa pamamagitan ng pananalangin. Yan po ang ating pong patuloy na aaralin sa magdadaang mga araw. Ano? So, sabi po ng talata, at nangyari na sa oras ng paghahandog ng alay sa hapon na si Elias na propeta ay lumapit at nagsalita at nagsabi, O Panginoon, na Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel, pakilala ka sa araw na ito na ikaw ay Diyos sa Israel at ako ang iyong lingkod at ang ginawa
at ang aking ginagawa ang lahat ng mga bagay na ito sa iyong salita. So, kung inyo pong nabasa or nabasa itong tagpong ito, mga minamahal, ito po yung tagpo na si Elijah po ay yung pong paligsahan sa bundok ng Carmelo. Ano? Nung hinamon po or nagpaligsahan po yung propeta ni Baal at si Elias, kung sino yung babaan ng apoy. Ano? Kung sino yung babaan ng apoy dito, yun po yung kumbagay tunay ang Diyos na pinaglilingkuran, mga minamahal. Yun po yung sabi po dito sa talata. Kaya nga sabi po ng talata dito, sa gayoy, sa verse 20, sa gayoy nagsugo si Acab sa lahat ng mga anak ni Israel at pinisan ang mga propeta sa bundok ng Carmelo. So yung mga propeta ni Baal na 450, ano, sila po ay 450, at ang kalaban po ng propeta ni Baal ay si Elijah o si Elias. Si Elijah, mga minamahal. Yan po ang kalaban ng 450, ano, na propeta ni Baal. At nagpaligsahan po sila na kung sino po ang babaan ng apoy, yung handog. Ano? Kung inyo pong nabasa ng tagpong ito, kung sino po yung babaan ng apoy, yun po yung tunay na Diyos. No? Kaya atin pong titingnan dito, ano yung nabubuo pag ikaw ay taong mapanalanginin. No? Dahil sa tagpong ito, din po ay merong ang mga propeta pong propeta ng Diyos ay pinagpapapatay. Kaya nga ang sabi po ng verse 22, nang magkagayo sinabi ni Elias sa bayan, Ako lamang ang naiwang propeta ng Panginoon. Ngunit ang mga propeta ni Baal ay 450 lalaki. Yan po. So, yung ibang mga propeta, dahil pinagpapapatay nga ang propeta ng Panginoon ni Jezebel, yun po yung babaeng makasalanan, pinagpapapatay. At si Elias lamang po ang lumaban, kumbaga po ay doon sa bundok ng Carmelo upang magpaligsahan po na kung sino yung babaan ng apoy ng Panginoon ay siya ang tunay, yung kanyang pinaglilingkurang Diyos ang tunay. Kaya nga ang sabi po ng talata diyan, ang sabi po dito ng talata sa verse 23, bigyan nga nila tayo ng dalawang baka at pumili sila sa ganang kanila ng isang baka at katayin at ilagay sa ibabaw ng kahoy at huwag lagyan ng apoy sa ilalim at ihahanda ko ang isang baka at ilalagay ko sa kahoy at ilalim. At tatawagan ninyo ang pangalan ng inyong Diyos at tatawagan ko ang pangalan ng Panginoon. At ang Diyos na sumagot sa pamamagitan ng apoy ay siyang magiging Diyos at ang buong bayan ay sumagot at nagsabi, mabuti ang pagkasabi. So yun po yung idea ng atin pong kinuha about prayer. At tatawagan ko. At mga minamahal, yun nga po ang sabi, at tatawagan ko ang pangalan ng Panginoon. Yun po yung idea na atin pong kukunin about prayer, mga minamahal. Kaya inyo pong subaybayan yung atin pong pag-aaralan. So, atin pong, sabi nga po dito, isa sa paraan ng Diyos at isa sa instrumentong ginagamit ng Diyos upang tayo ay upang tayo ay lalong mapalapit at lumalim sa pagtiwala sa Kanya ay ang pananalangin. At tunay naman po yan. So, pag kayo po ay malapit sa isang tao, pag kayo po ay laging kasama ninyo yung isang tao, mas lalo po kayong napapalapit sa isa't isa. So, yun po yung dahilan kung bakit gusto ng Diyos, mga minamahal, na tayo ay palagi ang makipag-niig sa Kanya, makipag-usap sa Kanya. So, makipag-usap sa Kanya ng palagian. Kaya sabi po ng talata, sabi po dito, sa Kanya
Aa, kaya upang lalo nating malasap ang kapangyarihan ng Diyos, kailangan natin ang patuloy na pananalangin sa Diyos. Ano? Upang maramdaman ninyo or natin ang kapangyarihan at ang presensya ng Diyos sa ating buhay, ay kailangan natin ng pananalangin. At syempre, may bunga po yun. Yung mga resulta or result, yung mga resulta when you pray to God, mga minamahal. Kapag tayo po ay nananalangin ng palagian sa Diyos. Ano? At imposible na pagka ito'y nangyayari sa inyo, hindi kayo malago spiritually. Ano? So, ang sabi po ng talata sa verse 36, akin mo muna ang babasahin. Ng chapter 18. At nangyari sa oras ng paghahandog ng alay sa hapon na si Elias na propeta ay lumapit at nagsabi, O Panginoon na Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel, pakilala ka sa araw na ito na ikaw ay Diyos sa Israel at ako ang iyong lingkod at aking ginawa ang lahat ng mga bagay na ito sa iyong salita. So, unang makikita po natin dito ang katotohanan na sinasabi po ng Biblia is yung stability of his faith to God. Pag sinabi stability, stabilize, ito po ay, nasabi po, the quality or state or degree of being stable. Pag sinabi pong stable, ay hindi po matinag. No, hindi po matinag. So, stability, the result when kapag tayo po ay taong mapanalanginin, kapag tayo po ay taong laging nananalangin, yung stability ng iyong pananampalataya sa Diyos, ito po yung tumitibay, mga minamahal. Dahil ang Diyos mismo ang nagpapalakas at nagpapatibay sa iyo. Kaya nga sabi, the quality or state, degree or of being stable, steady. Ano? Resistance. May resistance ka. Meron kang kumbaga ay kaya mong lumaban. Ano? Dahil parang puno na tumitindig, na nakatindig. Pag yan po ay malalim ang ugat, stable po yan. Matibay po yan. Pero pagka ang puno po ay walang ugat o may igliang ugat, madali po siyang matumba, mga minamahal. So, para tayo po ay tumibay sa ating pananampalataya, yung stability of our faith to God, ano, ay kinakailangan po natin ng buhay na nananalangin. Hindi po tayo makakapagpatuloy nang wala hong panalangin. No, hindi po natin kaya sa ating sarili. Mahihirapan po tayo na makapagpatuloy kapag tayo po ay Kristiyano na walang buhay pananalangin. Lahat po ng men of God sa Biblia na naka-record, sila po ay taong mapanalanginin. At yung kanya pong pananampalataya ay stable. Kaya nga ang sabi, na huwag na kayong pahapay-hapay dito at doon na dinadala ng hangin ng aral. So, kumbaga, kapag tayo po ay na taong mapanalanginin, tayo po ay yung tao na stable ang paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Kaya nga sabi dito ng talata, sa verse 36, at nangyari sa oras na ng paghahandog ng alay sa hapon na si Elias na propeta ay lumapit at nagsabi sa Diyos, sa Panginoon na Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel, pakilala ka sa araw na ito na ikaw ay Diyos sa Israel at ako ang iyong lingkod at aking ginawa ang lahat na bagay na ito sa iyong salita. So makikita po natin yung stableness o yung kanyang pagiging stable in trusting to God, yung faith niya stable sa Diyos, yung sa verse 21 hanggang 22. Nasabi, as si Elias ay lumapit sa buong bayan at nagsabi, hanggang kailan kayo mga aalinlangan na sumunod kayo sa kanya. So, kasi ito pong bayang Israel ay, kumbaga po ay, sabi nga po ng verse 1, verse 20, ng chapter 18, sa gayon nagsugo si Acab sa lahat ng mga anak ni Israel.
So itong bayang Israel or yung bansang Israel ay nakukubkub na ng mga propeta ni Baal. Kaya ang sabi po ng verse 21, as si Elias ay lumapit sa buong bayan at nagsabi, hanggang kailan kayo mga aalinlangan na sumunod kayo sa kanya? Ngunit kung si Baal, sumunod nga kayo sa kanya. At ang baa, nasabi po, nasabi po diyan, hanggang kailan kayo mag-aalinlangan ng dalawang isipan? Kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo sa kanya. Ngunit kung si Baal, sumunod kayo sa kanya. At ang bayan ay hindi sumagot sa kanya kahit isang salita. So ipinapaliwanag dito ni Elijah o ni Elias na hanggang kailan kayo? Ay hindi yan yung ating nakilalang Diyos. Ang Diyos natin yung Diyos ni Isaac, ni Abraham, o ni Abraham, ni Isaac, at ni Israel. Yun yung ating Diyos. Kaya nga ang sabi po dito sa verse 36, at nangyari sa oras ng paghandog ng alay sa hapon na si Elias na propeta ay lumapit at nagsabi, O Panginoon na Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Israel. Tingnan niyo po, in specific na kung sino yung pinaglilingkuran ni Abraham, ni Isaac, at ni Israel, or ni Israel, mga minamahal. Kaya nga sabi dito ng verse 22, na magkagayoy, verse 21, at si Elias ay lumapit sa buong bayan at nagsabi, hanggang kailan kayo mga aalinlangan sa dalawang isipan? Kung ang Panginoon ay Diyos, yung ating ama, yung ating pinaglilingkuran dati, yung Diyos ni Abraham, Isaac, at ni Jacob, sabi, sumunod kayo sa kanya. Ngunit kung si Baal, sumunod kayo sa kanya. At ang bayan ay hindi sumagot sa kanya kahit isang salita. Dahil ang sabi dito, yung natin ina-highlight is yung stability at sabi ni Elias sa buong bayan na nasabi, hanggang kailan kayo mga aalinlangan sa dalawang isipan. Ibig sabihin, double-minded ang bayang Israel sa paglilingkod. Sino nga baga nga ang paglilingkuran dito? So kapag ikaw ay tama panalanginin, alam mo kung sino yung Diyos na yung pinaglilingkuran. Dahil lumalalim ka sa kanya. Kaya ang sabi po ng talata sa verse 22, na magkagayon sinabi ni Elias sa bayan, ako lamang ang naiwang propeta ng Panginoon, ngunit ang propeta ni Baal ay 450 lalaki. So sabi, ako lamang. So, ang makikita dito nating katotohanan, when we pray, yung stability of our faith to God. So, isa sa resulta, kapag tayo po ay tama panalanginin, yung stability of our faith to God, stability of His faith to God, is yung faith po ni Elijah. Ano? Ang sabi dahil alam dito eh, nung pinagpapapatay nitong si Jezebel yung mga propeta ng Panginoon, pinagpapapatay. Kaya humarap si Elijah sa mga propeta ni Baal at nagpaligsahan sila, mga minamahal. Sila po ay nagpaligsahan kung sino yung tugunan or sino yung babaan ng apoy ng Diyos, yun yung tunay na Diyos. Ano? Kaya yun po, yung stability of His faith to God or stability of our faith to God. Isang resulta ng bunga or isang bunga ng kapag tayo po ay nananalangin ay yung pong ating pong pananampalataya sa Diyos ay tumitibay. Kaya kung gusto niyo pong tumibay sa ating pong buhay pananampalataya sa Diyos at kung gusto po natin lumago sa ating pong buhay pananampalataya sa Diyos, kinakailangan po natin ng manalangin. Ano? Kaya nga dito po ipinakikita yung stability of His faith, yung pananampalataya ni Elijah dahil siya po yung taong mapanalanginin. Ano? Ito po yung battle. Ano po? Na dito po yung nagkalaban yung propeta ni Baal at yung propeta ng Diyos na si Elijah. Ano po? So yan po yung sinasabi ng talata. Kaya mga minamahal, yan po yung katotohanan. Ano? Kaya nga
Pag sinabi stability, the quality or state of degree of being stable. Ano? Sa jeep po, meron po din yung sinasabing stabilizer. Ano? Yung po sa jeep, meron po yung sa unahan, meron po siyang nilalagay na parang brace na bakalan na kaganyan sa unahan. Para pagka lumili ko yung jeep, ay hindi itong na malikot. Ano? Para stable lang yung jeep. Ano? So, kaya sa ating mong buhay pananampalataya, kung gusto mo talagang maging steady, stable, firm, matibay, ano, sa iyong pong buhay pananampalataya at makapagpatuloy sa iyong buhay pananampalataya, kailangan po nating manalangin. Yan po yung bunga kapag tayo po ay taong mapanalanginin. Ano, yung stability of our faith to God. Ano? Kaya nga ang sabi ng talata diyan sa verse 22, na magkagayon sinabi ni Elias sa bayan, ako lamang ang naiwang propeta ng Panginoon. Ngunit ang propeta ni Baal ay 450 lalaki. So kung gusto niyo po na tumibay sa buhay pananampalataya, kung gusto niyo po na lumago sa iyong buhay pananampalataya, kung gusto niyo pong maging masigla sa buhay pananampalataya, kung gusto niyo pong maging active sa iyong pong buhay pananampalataya sa Diyos, pray. Manalangin po tayo. Dahil si Elijah po ay tao mapanalanginin, kaya po siya ay matibay sa kanyang paglilingkod sa Diyos na kahit na mayroong pagsubok, pinagpapapatay ang propeto ng Diyos, nandito pa rin siya tinamo or lumaban doon sa propeta ni Baal sa bundok ng Carmelo. Ano po? Yung stability of his faith to God, ang minamahal. Yan po yung isa sa katotohanan na atin pong, na ipinababatid po ng Diyos sa atin po na mga mananampalataya ng Diyos. Yung stability of our faith to God. Ano? Hindi ho yung basta-basta na kukuha. Yung pagkaya naging Kristiyano ay ikaw ay malago na agad. Hindi po. Matibay na agad. Hindi po. So, yun po ay nangyayari kapag tayo po ay nagpapatuloy na sumunod sa Diyos at nananalangin sa Kanya. Ano? At isa sa paraan ng Diyos, kaya nga po, nasabi po, isa sa paraan ng Diyos at isa sa instrumentong ginagamit ng Diyos upang tayo ay lalong mapalapit at lumalim sa pagtitiwala sa Kanya ay ang pananalangin. Ano? Ang pananalangin. Kaya upang lalo nating manasap ang kapangyarihan ng Diyos or madama yung kapangyarihan ng Diyos, kailangan natin ang patuloy na pananalangin sa Diyos. Ano? Kung gusto niyo po na malasap at lumago at lumalim, tumibay sa paglilingkod sa Diyos, kailangan po natin ang pananalangin. Ano? Yan po yung isa pong bunga when we pray to God. No? So yun po, ang isang unang punto natin, stability of our faith to God. Pandalawa, masabi po rito, sa verse 20, inyo pong makikita dito yung sabi po ng talata, verse 20 hanggang 24. Sa tayo nagsubo si Akab sa lahat ng mga anak ni Israel at pinisan ang mga propeta sa bundok ng Carmelo. At si Elias ay lumapit sa buong bayan at nagsabi, hanggang kailan kayo mag-aalinlangan sa dalawang isip? Kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Ngunit kung si Baal, sumunod kayo sa Kanya. At ang bayan ay hindi sumagot sa kanya kahit isang salita. Na magkagayon sinabi ni Elias sa bayan, ako lamang ang naiwang propeta ng Panginoon. Ngunit ang mga propeta ni Baal ay 450 lalaki. Bigyan nga nila tayo ng 2 baka at pumili sila sa ganang kanila ng 1 baka at katayin at ilagay sa ibabaw ng kahoy at huwag lagyan ng apoy sa ilalim. At ihahanda ko ang 1 baka at ilalagay ko sa kahoy at hindi ko lalagyan ng apoy sa ilalim. Verse 24, ang sabi po rito, sa verse 24, at tawagan ninyo ang pangalan ng inyong Diyos at tatawagan ko ang pangalan ng Panginoon
At ang Diyos na sumagot sa pamamagitan ng apoy ay siyang maging Diyos. At ang buong bayan ay sumagot at nagsabi, mabuti ang pagkasabi. So ano po yung pandalwa nating katotohanan ng makikita po rito? Yung seriousness in serving God. No? Una, stability. Pandalwa, yung iyong kaseryosuhan, no? Sa paglilingkod sa Diyos. Kapag may problema, anong mangyayari sa iyo? Kapag mayroong pagsubok, ano na ang mangyayari sa iyo? Magpapatuloy ka pa ba sa paglilingkod sa Diyos? At isa sa paraan ng Diyos para tayo po ay makapagpatuloy, isa sa pinagagawa ng Diyos sa atin na paraan is yung pananalangin. Kaya nga sabi ng verse 24, at tawagan ninyo ang pangalan ng inyong Diyos at tatawagan ko ang pangalan ng Panginoon. Kaya nga sabi dito ng verse 36, at nangyari sa oras ng paghahandog ng alay sa hapon na si Elias na propeta ay lumapit at nagsabi, O Diyos, na Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel, pakilala ka sa araw na ito na ikaw ay Diyos ni Israel at ako ang iyong lingkod at aking ginawa ang lahat ng bagay na ito sa iyong salita. So yung seriousness, ano? Yung kaseryosuhan sa paglilingkod. Alam niyo po, kapag kayo po ay seryoso sa isang bagay, meron pong nangyayari. Di ba? Kapag kayo po ay seryoso sa isang bagay, meron pong nangyayari. Kaya nga sabi, ang manifestasyon ng kaseryosuhan sa pananalangin sa Diyos ay ang tugon ng Diyos sa iyong mga panalangin. Or yung manifestasyon ng Diyos, yung manifestation or yung patunay na seryoso pa sa iyong pananalangin sa Diyos is yung tugon niya sa iyong pananalangin. Ano? Kaya siguro tayo hindi tinutugon ng Diyos sa ating kung pananalangin sa Kanya dahil kamusta yung pananalangin? May effort ba? Ano? Meron bang eagerness sa pananalangin? Dahil marami kasing tao, marami kasing nananalangin lang eh. Kumbaga walang kaseryosuhan, walang seriousness. Ano? Kaya dito po, sa tagpo pong ito, makikita po natin yung seriousness in serving the Lord, in serving God ni Elijah. Sabi po ng verse 38, nang magkagayoy ang apoy ng Panginoon ay nalaglag at sinubok ang handog na susunugin at ang kahoy at ang mga bato at ang alabok at hinimuran ang tubig na nasa hukay. Tingnan niyo po, makikita po ninyo yung seriousness in serving the Lord, yung kaseryosuhan ni Elijah, yun ang gumawa doon sa kanya pong panalangin. Palibhasa po, tunay at totoo at seryoso, tinugon po ng Diyos yung pananalangin. Yung panalangin ni Elijah na babaan ng apoy yung kanya pong handog. Kaya nga po sabi dito ng verse, tingnan niyo po, verse 36, at nangyari sa oras ng paghahandog ng alay sa hapon na si Elias na propeta ay lumapit at nagsabi, nanalangin sa Diyos. Ano? Kung sino yung tugunan, ano? Yun ang tunay na Diyos. Ano? O Panginoon na Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel, pakilala ka sa araw na ito na ikaw ay Diyos sa Israel at ako ang iyong lingkod at ikaw at ang aking ginawa ang lahat ng bagay na ito sa iyong salita. Ano? Nang sabi, at aking ginawa ang lahat ng bagay na ito sa iyong salita. So makikita po natin yung pagdating po ng verse 37, dinggin mo ako, O Panginoon, dinggin mo ako upang matalastas ng bayang ito na ikaw na Panginoon ay Diyos at ang iyong ipinapanumbalik ang kanilang puso. Ano? Sabi, nang magkagayoy ang apoy ng Panginoon ay nalaglag at sinubok ang handog na susunugin at ang kahoy at ang mga bato at ang alabok at hinimuran ang tubig na nasa hukay. Ano? Tingnan niyo po yung kapag kayo po'y seryoso,
ano, sa pananalangin sa Diyos, isa sa nagagawa ng buhay pananalangin is yung answered prayer. Ano? Yung tugon ng Diyos sa iyong pananalangin. Imposible naman kasi na kapag ikaw ay nananalangin sa Diyos, walang tugon ng Diyos. Imposible po. Dahil ang Diyos po ay buhay. Hindi po katulad ng Diyos ni Baal. Hindi po yung katulad ni Baal. Ano? Yung Baal. Nasabi dito sa verse, tinan niyo po. Aral lamang kong babasahin. At nangyari nang kinatanghali ang tapat na biniro. O, oh, verse, nasa na yun? Sa verse 26 muna tayo, ng chapter 18. At kanilang kinuha ang baka na ibinigay sa kanila at kanilang inihanda at tinawagan ang pangalan ni Baal mula sa kinaumagahan hanggang sa kinatanghali ang tapat. Oo, ang tagal na tumatawag. Na nagsasabi, O Baal, dinggin mo kami. Ngunit walang tinig o sino mang sumasagot at sila'y nagsisilukso sa siping ng dambana na ginawa. Tingnan niyo po talagang lahat ng ritual ay ginawa na nila pero walang tinig or tugon na tumutugon. Nasabi pa ng verse 27, at nangyari nang kinatanghali ang tapat na biniro sila ni Elias at sinabi, sumigaw kayo ng malakas sapagkat siya'y Diyos. Siya nga'y nagmumuni-muni o nasa tabi o nasa paglalakbay o marahil ay siya'y natutulog at marapat gisingin. Biniro pa ni Elijah or ni Elias yung mga propeta ni Baal dahil walang tumutugon. Dahil ang tunay na Diyos, mga minamahal, when you pray to God with sincerity, with seriousness, siya po'y tumutugon. Ano? Kaya ang nagagawa ng buhay, pananalangin sa Diyos, ito po ay nagbibigay ng kaseryosuhan sa paglilingkod. Dahil pag ikaw ay tinugon sa iyong paglilingkod, kapag ikaw ay tinugon sa iyong pananalangin, pag ikaw ay tinugon ng Diyos, lalo pong masarap maglingkod. Ano? Kapag ikaw ay tinutugon sa iyong pananalangin, siguro kaya ikaw kaya hindi ka tinutugon sa pananalangin mo, hindi ka seryoso. Walang eagerness. No? Kaya dapat dahil ano eh, parang ganito po, yung parang nakakawala din ng parang kapag kayo may ginagawang isang bagay at walang nangyayari, nakakatamad din. No? Yung kayo po ay parang kayong tumarbaho ng tumarbaho pero wala din namang nangyayari, parang sarap ng tumigil. Pero pagka kayo po natatrabaho at nakikita ninyo yung inyong pinaghirapan, aba, ay kayo po ay lalong kumbaga ay ginaganahang maglingkod. No, ganun din po sa buhay pananampalataya. When it comes to serving to God, kayo po ay lalong gaganahan dahil ang Diyos po tumutugon. At isa dapat na ating pong paraang gawin is pananalangin sa Diyos with sincerity, with seriousness, no? Dahil upang tayo po'y kanyang tugunin, kinakailangan po natin tayo po'y manalangin ng sincero. Kaya nga itong propeta ni Baal, dahil siya po'y buhay ang Diyos. Siya po'y nasal, siya po'y buhay, siya po'y tunay na Diyos. Ito pong si Baal ay hindi po totoo, kaya po itong mga propeta ni Baal, naglulokso na, sabi ni biniro ni Elijah, gisingin niya. Siguro nasa paglalakbay at dapat gisingin. Kaya nga sabi ni verse 28, at sila nagsisisigaw nang malakas at sila'y nagsipagkudlit ayon sa kanilang kaugalian ng sundang at mga sibat hanggang sa bumuluwak ang dugo sa kanila. Tinan niyo po, wala na talaga. No choice na. Baka ititutugunin na talaga. Naglaslas na ng mga upang tugunin hanggang sa bumuluwak daw ang dugo and yet walang tugon na nangyayari dahil ang Diyos nila ay hindi tunay na Diyos. But, nung pagdating nung si Elit, sabi po dito, pagdating ng verse 36, at nang sa oras ng paghahandog ng alay sa hapon na si Elias na propeta ay lumapit at nagsabi, O Panginoon na Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Israel, pakilala ka sa araw na ito. Pakilala ka na ikaw ay Diyos sa Israel at ako ang iyong lingkod at ang aking ginagawa ang lahat ng bagay na ito sa iyong
salita. Kaya ang pagdating ng verse 38, na magkagayoy ang apoy ng Panginoon ay nalaglag at sinubok ang handog na susunugin at ang kahoy at ang mga bato at ang alabok at hinimuran ng tubig na nasa hukay. At hinimuran ang tubig na nasa hukay. Tingnan niyo po ang nagagawa ng maningas na panalangin. Kaya nga sabi ng James, ako namin kung babasahin. James, tingnan niyo po. James chapter 17, chapter 5 verse 17, I mean, wala pala itong chapter 17. Chapter 5 verse 17, ang sabi po, si Elias ay isang taong may pagkataong gaya rin ng atin. Kagaya din natin. At siya ay nanalangin ng bukong ningas. Ano? And Elijah was a man, subject to like passions as we are. And he prayed earnestly with seriousness. Ano? Yung nanalangin, nasabi, and Elias ay isang taong may pagkataong gaya rin ng atin at siya'y nanalangin ng buong ningas upang huwag umulan. Ito po yung tagpo ng nanalangin siya and 3.5 years na hindi umulan, minamahal. Yan, yun po. Kaya sa tagpo pong ito ay tinugon siya ng Diyos. Kaya sarap po nun. Pag tayo po'y tinutugon ng Diyos sa ating mga panalangin, mas lalo po tayong naglilingkod at masarap maglingkod kapag may nangyayari. At kung gusto mong may mangyari sa iyong buhay pananampalataya, aba, with seriousness in serving the Lord, paano mangyayari yun? Kailangan dyan ng panalangin. Ano? Involved diyan ang pananalangin mo sa Diyos. Dahil hindi ka magiging malapit sa Diyos kapag hindi ka tuong nananalangin. Hindi mo malalasap yung paglilingkod sa Diyos kaya kapag ikaw ay hindi nananalangin, walang kasinseruhan. Ano? So yun po ang sabi, stability of his faith to God. Pandalawa, seriousness in serving God. Pantatlo, surrendered heart to God. Ano? Isa pa sa bunga ng tao, tinan niyo po yung tao mapanalangin, yung talaga niyan po ay suko ang puso or suko ang buhay sa Diyos. Tingnan niyo po, sabi. Sa verse 36 muna, atin muna po tingnan na rin. Hanggang 39. 36 to 39 na atin humakita. Ligit sa pagkatiyan. Sabi po, at nangyari sa oras ng paghahandog ng alay sa hapon na si Elias na propeta ay lumapit at nagsabi sa Panginoon, O Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel, pakilala ka sa araw na ito na ikaw ay Diyos sa Israel at ako ang iyong lingkod at aking ginawa ang lahat ng mga bagay na ito sa iyong pangalan. Dinggin mo ako, O Panginoon, dinggin mo ako upang matalastas ng buong bayan ito na ikaw na Panginoon ay Diyos at iyong ipinanunumbalik ang kanilang puso. Tinan niyo po. Malayo kasi ang puso ng Israel eh. Dahil naniniwala sila kay Baal ngayon. Nasabi pa ng verse 38 na magkagayoy ang apoy ng Panginoon ay nalaglag at sinubok ang handog na susunugin at ang kahoy at ang mga bato at ang alabok at hinimuran ang tubig na nasa hukay. At nang makita ng buong bayan, sila'y nagpatirapa at kanilang sinabi, ang Panginoon ay siyang Diyos, ang Panginoon ay siyang Diyos. Tingnan niyo po, makikita niyo po dito yung when kapag tayo po ay mapanalanginin, ang nagiging bunga po nito is yung answered prayer, pandalwa, yung una, yung stability of his faith to God, seriousness. Paano malalaman yung panalangin ay seryoso? Una, mayroong isang bunga, yung answered prayer. Yung mga tugon ng Diyos sa ating panalangin. Pantatlo, yung surrendered heart to God. Paano magiging, ang sabi nga ng talata, tingnan niyo po. Ang sabi po ng Isaiah, hindi nagkakamali. Tingnan niyo po. Chapter 66. Verse
66 verse 2. Sapagkat aha, mali. Yan, ito nga, tama. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay nilikha ng aking kamay at sa gayoy nangyari ang lahat ng mga bagay na ito. Sabi ng Panginoon, ngunit ang taong ito ay titingnan ko sa makatuwid bagay siyang duka at may pagsisising loob at nanginginig sa aking salita. So, yung surrendered heart ay may ebidensya. Meron ding tunay or meron ding patunay. Kaya nga sabi ng verse 39, at nang makita ng buong bayan, sila'y nagpatirapa at kanilang sinabi, ang Panginoon ay siyang Diyos, ang Panginoon ay siyang Diyos. Dahil pagdating kasi po dito sa verse 21 hanggang 24, eh, ito po yung kanila pong response or yung kanila pong kumbaga po ay tugon kay Elijah. Sabi ng verse 21 hanggang 24, as Elias ay lumapit sa buong bayan at nagsabi, hanggang kailan kayo mag-aalinlangan sa dalawang isipan? Talagang nag-aalinlangan sila sa Diyos. So, sino ka nga? Diyos? Ay, hindi ko alam. Kaya ang sabi dito ng verse 21, tuloy po natin. Hanggang kailan kayo mag-aalinlangan sa dalawang isipan? Kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Ngunit kung si Baal, sumunod kayo sa Kanya. At ang bayan ay hindi sumagot sa Kanyang sa kanya kahit isang salita. Tingnan niyo po, wala. Ano yung ganyan? Kung ang Panginoon ay Diyos, maglingkod kayo sa Kanya. Kung si Baal, maglingkod kayo sa Kanya. Ngunit ang Panginoon, ang bayan ay hindi umimigni sa salita. Pagdating po ng verse 22, na magkagayo sinabi ni Elia sa bayan, ako lamang ang naiwang propeta ng Panginoon. Ngunit ang propeta ni Baal ay 450 lalaki. Bigyan nga nila tayo ng 2 baka at pumili sila sa ganang kanila ng 1 baka at katayin at ilagay sa ibabaw ng kahoy at huwag lagyan ng apoy sa ilalim at ihahanda ko ang 1 baka at ilalagay ko sa kahoy at hindi ko lalagyan ng apoy sa ilalim. Pagdating ng verse 34, at tawagin ninyo ang pangalan ng inyong Diyos at tatawagan ko ang pangalan ng Panginoon. At ang Diyos na sumagot sa pamamagitan ng apoy ay siyang maging Diyos. At ang buong bayan ay sumagot at nagsabi, mabuti ang pagkasabi. Tingnan niyo po. Ang akala, siguro ang idea ng mga ito, marami kami, siguro kami tutugunin. Silya sa isa lang. Kaya sabi ng bayan, mabuti ang pagkasabi. Ano pagdating ng verse? Yan, sa verse ano po, dini po yung sa verse 10 hanggang sa verse 26 hanggang verse 28 yung binasa ko po na sila po ay nanalangin at nagkukudlit na ng kanilang balat hanggang sa bumuluwang daw ang dugo, nagsasasayaw, ganyan, nagritual, pero walang tumugon. Pagdating ng verse 36, si Elijah na nalangin hanggang verse 38 na magkagayoy ang apoy ng Panginoon ay nalaglag at sinubok ang handog na susunugin at ang kahoy at ang mga bato at ang alabok at hinimuran ang tubig na nasa hukay. Nang makita ng buong bayan, sila'y nagpatirapa at kanilang sinabi, ang Panginoon ay siyang Diyos. Ang Panginoon ay siyang Diyos. So, kapag ikaw ay mapanalangin ng tao, isang bunga di yan, magiging bunga is yung surrendered heart to God, mga minamahal. Kaya mga minamahal, yun po yung sinasabi. Pag sinabing surrender, to give something over the control or passion of another, usually under jurist. No? So, ikaw ay nag-surrender. Pag sinabing surrender, suko ka, nagpapasakop ka, ano? Nagpapasakop ka doon sa isang tao. O kung may katulad ng ano, ito nung nakilala nila na ang Diyos nila ay Diyos, yung tunay na Diyos ay anong nangyari at sinabi
at nang makita ng buong bayan, sila'y nagpatirapa at kanilang sinabi, ang Panginoon ay siyang Diyos, ang Panginoon ay siyang Diyos. The result of prayer is yung surrender heart to God. Ano? Kaya, alam niyo po, masarap po manalangin. At ang panalangin, ito po ang tumutulong sa atin upang tayo po'y mapalayo sa kasalanan at mapalapit sa Diyos. No? Kaya yung surrendered heart to God, pwede yung surrender or suko sa Diyos, mapagpasakop sa Diyos, eh syempre, susundin mo siya. Hindi kalaban eh. Kaya nung una, sabi nila, hindi sila naimik. Hanggang kailan kayo magdadalawang, sabi nga ni Elijah, na magagawa sinabi ni Elijah sa bayan, as sinabi ni Elias ay lumapit sa buong bayan at nagsabi, hanggang kailan kayo mag-aalinlangan na sumunod sa kayo sa kanya? Ibig sabihin, hanggang kailan kayo mag-aalinlangan na sumunod sa Diyos? No? Dahil sila naglilingkod kay Baal eh. Sila po yung, kaya 450 na propeta ni Baal na sila sumusunod doon. Kaya ang sabi dito sa verse 21, as Elias ay lumapit sa buong bayan at nagsabi, hanggang kailan kayo mag-aalinlangan sa dalawang isipan? Kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Ngunit kung si Baal, sumunod kayo sa Kanya. At ang bayan ay hindi sumagot sa Kanya kahit isang salita. Walang tugon. Kaya, kapag tayo mapanalanginin, ang bunga nito is yung surrendered heart to God. Yung tao, pagka ikaw ay tao mapanalanginin, suko ka sa Diyos. Iyan yung bunga. At number four, ang sabi po dito, sa verse 21, ano ulit pong babasahin? At si Elias ay lumapit sa buong bayan at nagsabi, hanggang kailan kayo mag-aalinlangan na sumunod kayo sa kanya? Una, to avoid become skeptic. Pag sinabing skeptic, person who doubt the truth, nega, anong sabi po dyan? Nag-aalinlangan, taong di mapaniwalain. So, isa din sa resulta when we pray to God, kapag tayo may mapanalanginin is naiiwasan natin yung pagiging skeptic natin. Skeptic, pag sinabing skeptic, yung doubt, yung duda. Ano? Yung duda. Kaya ang sabi dito eh, at si Elias ay lumapit sa buong bayan at nagsabi, hanggang kailan kayo mag-aalinlangan ng dalawang isipan? Kung ang Diyos ay Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Kung si Baal ay siyang Diyos, ay sumunod kayo sa Kanya. At ang bayan ay hindi sumagot sa Kanya kahit isang salita. Sino nga baga ang Diyos? Sabi ni Elijah, kung ang Panginoon ay siyang Diyos, sumunod kayo sa Kanya. At kung si Baal ang Diyos, sumunod kayo sa Kanya. So, hindi umimik ang bayan. Sino nga baga ang Diyos? So, ang ginawa ni Elijah, garere. Ako lamang, ang propeta. At ang kay Baal ay 450. So, ganito ang gagawin. Maghahandog ng baka. At kung sino yung babaan ng apoy, siya yung Diyos. Yun yung tunay na Diyos na kanya pinag... Yun, yung babaan ng apoy, yun yung tunay na Diyos. So, sabi ng bayan, mabuti ang pagkasabi. So, nung nakita ng bayan na si Elijah at tinugon, sabi, nang makita ng buong bayan, sila'y nagpatirapa at kanilang sinabi, ang Panginoon ay siyang Diyos, ang Panginoon ay siyang Diyos. So, kaya, when we pray, naiiwasan natin yung skeptic, pagiging skeptic ng ating pong isip. Hindi mapaniwalain, doubt, may duda, laging may duda, at hindi po yan mawawala sa atin ng buhay pananampalataya. Kapag ako'y nagbigay, talaga bang, yun ang sabi ng Bible eh, yun ang sabi ng Diyos eh. No? Talaga bang pag ako'y nanampalataya, sa Diyos lamang, manampalataya, may buhay na wala hanggang nga ako, gagawa ako para naman, ganyan. Hindi, kung ano yung sinabi ng Biblia, kung ano yung sinabi ng Diyos, paniwalaan mo yan, dahil yan ay tama. Yan yung totoo.
Kaya maraming mananampalataya ng Diyos is yung skeptic ang paninuang ang isipan to avoid become skeptic person who doubt the truth. Nag-aalinlangan taong di mapanagulain dahil hindi ka nananalangin sa Diyos. Dahil yung pananalangin sa Diyos, ito po yung sabi nga, yung seriousness na pananalangin natin sa Diyos, ito po yung may resulta po ito at dito po tumutugon ang Diyos kapag tayo seryosong nananalangin at seryoso talaga tayo sa ating pinapanalangin. May tugon yung manifestation ng Diyos sa tugon ng ating po pinananalangin is yung answered prayer. Kaya maraming mananampalataya ay parang nagdududa ay paano wala ng panalangin. No, sino ka namang aay kahit naman ako pagka hindi seryoso. Ano? Kahit sa panliligaw, pagka hindi seryoso, ay hindi masasama. Ano? Kahit sa ang aspeto ng gawain, kapag hindi ka seryoso, ay walang mangyayari. So, to avoid skeptic, pagiging double-minded, sabi nga ng talata dyan, ano? Nag-aalinlangan, sabi nga ng talata, verse 18, chapter 18, verse 21. As Elias ay lumapit sa buong bayan at nagsabi, hanggang kailan kayo mag-aalinlangan sa dalawang isipan? No? Dahil ang Israel ay ano eh, sino nga po nga Diyos? Si Baal o yung Diyos ni Elias, ni Elijah? Ay kailangan pa ng patunay. No? Kaya si Elias ay nanalangin at yung kung sino yung baba ng apo, yun ay yung tunay ni Diyos. Yun. At ang resulta, sa verse 39, at nang makita ng buong bayan, sila'y nagpatira pa at kanilang sinabi, ang Panginoon ay siyang Diyos, ang Panginoon ay siyang Diyos. Ito po yung resulta ng pananalangin ni Elijah sa Diyos. So, when we pray, na iiwasan natin yung pagiging skeptic, yung hindi natin mapaniwalain sa salita ng Diyos. Kaya pag ikaw hindi tao mapanalanginin, kaya pag tayo po ay hindi tao mapanalanginin, lagi na lang tayong may duda sa sinasabi ng Diyos, sa salita ng Diyos. Tunay nga po nga yung salita ng Diyos na yan, na pinapangaral ng pastor na yan, ano tunay? Yan na. Ano? Manalangin ka. Upang bigyan ka ng karunungan ng Diyos, bigyan po tayo ng biyaya ng Diyos, at nung sa ating pananalangin, diyan tutugon ng Diyos. Parang si Elijah, nang nanalangin sa Diyos, tinugon siya ng Diyos. Binabaan ng apo yung kanyang handog at nakita ng bayan at sinabi, at na makita ng buong bayan, sila'y nagpatira pa at kanilang sinabi, ang Panginoon ay siyang Diyos, ang Panginoon ay siyang Diyos. Ay di nakilala ngayon ng bayan kung sino yung tunay na Diyos dahil noong nanalangin yung propeta ni Baal, sila ay 450 propeta na nanalangin, walang nangyari. Ano? Kaya nga sabi ni Elijah dito, at nangyari ng kinatanghaliang tapat na biniro ni Elias at sinabi, sumigaw kayo ng malakas sapagkat siya ay Diyos. Siya nga'y nagmumuni-muni o nasa tabi, o nasa paglalakbay, o marahil siya'y natutulog at marapat gisingin. Ano? Siya biniro ni Elias, ni Elijah, yung propeta ni Baal, na nananalangin sa Diyos upang babaan yung apoy na handog. Ay walang nangyari hanggang sa nagkukudlit na, hanggang sa naghiwanap, gumugalwak na yung dugo doon sa ano, at wala pa rin nangyari. Ano? So, walang tugon na nangyari. At nung nanalangin si Elijah sa verse 36, ano? Nanalangin si Elijah at ito po yung tugon sa verse 38 na magkagayoy, ang apoy ng Panginoon ay nalaglag at sinubok ang handog na susunugin at ang kahoy at ang mga bato at ang alabok at hinimuran ang tubig na nasa hukay. At nang makita ng buong bayan, sila'y nagpatira pa at kanilang sinabi, ang Panginoon ay siyang Diyos, ang Panginoon ay siyang Diyos. No? So kung walang nangyaring panalangin, ay hindi mo yayaan tutugunin ng Diyos. No? Kaya naniwala ang bayang Israel sa Diyos ni Elijah dahil yung answered prayer. No? Na nangyari doon sa panalangin ni Elijah. Ano, sa bundok ng Karmelo, nang babaan ng apoy ng Diyos yung handog ni Elijah. Kaya mga minamahal, napakahalaga po ng buhay
pananalangin sa Diyos. Kaya tayo po, kung tayo po ay mananampalataya ng Diyos, isabi ko nga, balik tayo sa ating pong intro at ito na din pong ating closing, isa sa paraan ng Diyos at isa sa instrumentong ginagamit ng Diyos upang tayo ay lalong mapalapit at lumalim sa pagtitiwala sa Kanya ay ang pananalangin. Kaya upang lalo nating malasap ang kapangyarihan ng Diyos, kailangan natin ang patuloy na pananalangin sa Diyos. Yun po. Patuloy na pananalangin sa Diyos. Kaya mga minamahal po namin taga-subaybay at taga-panik, yun po ang kahahalagahan ng pananalangin. Una, stability of his faith to God. Ano? Dahil din sa tagpupong ito, pinagpapapatay po ang propeta ng Diyos. Ano? Pinagpapapatay po ni Jezebel ang propeta ng Diyos. Si Elijah lamang ang propetang lumaban sa propeta ni Baal na 450. Si Elijah ay nag-iisa. So, stability of his faith to God. Pandalawa, yung seriousness in serving God. Yung kaseryosuhan. Ano? Paano natin nasabing seryoso yung panalangin ni Elijah? Yung prayer niya ay tinugon. Pantatlo is yung surrendered heart to God. Pag sinabi yung surrendered heart to God, yung kontrolado ka ng Diyos. At pang-apat, yung avoid, become skeptic. Pag sinabing avoid or skeptic, yung hindi mapaniwalain, yung may laging may duda, laging may double-minded, at yan ay delikado. So, paano mangyayari yung tayo may maging stable? You know? Let us pray to God. Upang tayo po ay tugunin ng Diyos sa atin po mga ipinapanalangin sa Kanya. At may resulta po yan. Una, yun nga sa stability of faith to God, seriousness and serving God, surrendered heart to God, and to avoid become skeptic. Ano? Kaya, mga minamahal, yan po ang ating pong pinag-aralan ngayong gabi. Paglagong buhay spiritual sa pamamagitan ng palagi ang pananalangin. So, yan po ang ating pong pinag-aralan. So, kaya po mga minamahal, kayo po yung lagi pong sumubaybay. Maganda po yung ating pinag-aaralan dito. So, tayo po yung manalangin. Mapagpala po namin Diyos, salamat po sa inyo pong katapatan. Salamat po sa inyo pong salita na amin po napapag-aralan. Salamat po na kayo po yung nagbigay na inyo pong salita. Sapagkat kung wala po ito, ay wala pong direksyon ang aming pong buhay. At salamat po na kayo po ay merong mga example sa Biblia na taong mapanalanginin na ito po'y nakakatulong sa ang buhay pananampalataya. Palayan niyo po nawa ang bawat isang nakapakinig at palayan niyo po nawa ang salitang nahayag. Salamat po o Diyos sa gawain ng kampanan. Ang lahat po nito ay amin pong samdalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So bukas po ulit, kayo po ay sumubaybay po ulit sa ating online Bible study upang tayo po ay patuloy na mabiyayaan ng Diyos ng kanya pong salita. Salamat po at God bless po sa inyo lahat.